Muling pinadadalo ng komite sa Kamara si Vice President Sara Duterte sa pagdinig tungkol sa paggamit ng confidential funds ng kanyang tanggapan. Apat na opisyal ng Office of the Vice President ang pinakontempt at pinaaresto ng komite dahil sa hindi pagdalo sa mga pagdinig. At muli rin pinasabina ang Chief of Staff ng OVP. Pinirmahan ng Vice President na imbisigasyon sa kanya o ang imbitasyon sa kanya sa Kamara ngayong gabi habang nakasalang naman sa Qualcomm hearing ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa Miyerkules, November 20, itinakda ang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. At bago po yan, humarap si Vice President Duterte sa Senado kung saan inaprubahan ang nakaltasang pondo ng kanyang tanggapan para sa taong 2025. Saksi, si Marisol Abdurrahman. 733 million pesos para sa taong 2025. Yan ang inaprubahan ng Senado kanina para sa budget ng Office of the Vice President. Ganito rin ang naunang inaprubahang halaga ng Kamara matapos kaltasan ng mahigit kalahati ang hinihingi ng tanggapan ng mahigit 2 billion pesos. Sakaling umabot ito sa pinalang bersyon ng budget, ito ang magiging pinakamababang pondong tatanggapin ng OVP simula nang maupo si Vice President Sara Duterte. Sa kanyang pagdalo sa mga naunang pagdinig tungkol sa OVP budget, nakainitan ni VP Sara ang ilang senador at kongresista. Nitong Agosto, iminungkahi sa Senado na ilaan na lang sa iba pang ahensya ng gobyerno ang pondo para sa kanyang mga programang may katulad sa iba pa, katulad ng medical, financial at education assistance. Natanong din siya tungkol sa children's book na sinulat ng bise at gagastusan ng 10 milyong piso para ipamahagi sa mga batang estudyante. Sagot ng bise na politika ang budget. Sa Kamara naman, tumanggi ang bise na sagutin ang tanong ng mga kongresista tungkol sa paggamit ng OVP ng 73 million pesos na confidential funds noong 2022. Hindi na siya sumipot sa sumunod na budget hearing sa Kamara. Pero iginiit sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability na walang nangyaring maling paggamit ng pondo sa kanyang tanggapan. Sabi ng liderato ng Kamara nitong Setyembre, inilipat nila sa ibang ahensya ang mahigit 1.2 billion pesos na natapyas mula sa panukalang budget ng OVP. Sa pagtalakay ng plenaryo kanina sa Senado, dumalo si VP Sara. Doon nag-manifest si Senador Bongo, kilalang kaalyado ng mga Duterte, na ibalik ang budget ng OVP. Ang mga nabanggit ko pong mahalagang programa ng OVP ay maapektuhan dahil bahagi rin po dito ng tinanggal sa budget ng OVP sa ilalim ng General Appropriations Bill. Pag-uusapan daw ito sa period of amendments. Bagamat ipinauubayan na raw ni Vice President Sara Duterte ang kanilang budget sa Kongreso, umaasa siyang maibabalik ang kanilang proposed budget na 2 billion sa 2025. Of course, lahat ng personnel ng Office of the Vice President are hopeful na madagdagan yung budget dahil yun nga, na-explain naman kanina sa statement ni Senator Bongo na gusto naman din talaga magtrabaho ng lahat. Kung mababalik siya, malaking bagay siya dahil hindi namin hihindian yung mga lalapit sa opisina namin para humingi ng tulong. Kung hindi maibalik ang budget, nasa 200 personnel daw nila ang inaasahang mawawalan ng trabaho. Particularly sa satellite offices na mawawalan ng trabaho. Marami-rami din yun. Karamihan sa mga satellite offices, meron din dito dahil malaki din yung operations ng National Capital Region. Tinanong din ang bise sa pagdalo sa Qualcomm hearing sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. I do not expect fairness. It's clearly a political persecution. Nakita ko na nga, ilang beses ko na inulit. Even if approved naman sa NEP yung budget ng OVP, pagdating namin sa House of Representatives, binanatan kami ng binanatan. They use the rules according to their pleasure. Kahit unconstitutional na, yung rules ay ginagamit pa rin. Nang tanungin kung nag-aalala ba siya sa ama, I don't think na pupunta siya dyan kung sa tingin niya hindi niya kaya or mahina siya health-wise. So, he'll be okay. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman ang inyong saksi.